sobrang sarap nitong Nutella cheesecake na to, the best. You need beef? Yeah. Okay, wait. Pag gusto yung bone marrow with mozzarella, grabe, bawal to sa mga high blood, ha? Kasi may mozzarella na, tapos bone marrow pa. Hello, Nayumeni! Hello! For today's food trip, andito tayo ngayon sa Marikina. Kasi taga dito ako sa Marikina at sure na sure ako na lahat ng pupuntahan natin ngayon, lahat ng iahain ko sa inyo, eh sure na magugustuhan nyo din. Kasi dito sa Marikina talaga, lahat ng pagkain naman masarap. Kaya tara na, simulan na natin mag-food trip. First stop natin guys, andito ngayon tayo sa Bayan Marikina, dito sa may palengke. Kasi titikman muna natin yung pinakamasarap na kwek-kwek dito sa Marikina. Ayan, so ito ang kwek-kwek ni Abby. Actually, ito guys, ito yung Abby na to, gotohan ng bayan talaga to. Masarap din ang goto nila dito. Pero kasi meron tayong pupuntahan na masarap din na gotohan dito sa Marikina, kaya kwek-kwek na lang. So, lagyan natin ang suka, syempre. Masarap to pag nakababad sa suka. One bite! Na joke lang. Ayoko na mag one bite. Baka mapaso na naman ako. Ayoko na mag one bite. Atingin na natin ito sa gitna. Lagi tayong nadadali ng itlog eh. Kalahati na lang. Pero hindi na siya mainit. Sarap talaga ng penoy. Hindi itlog ang gamit nila dito guys sa kwek-kwek nila. Penoy, kaya mas masarap talaga. Tsaka yung suka nila guys, manamis-namis, kaya masarap din. Hindi siya yung maasim na suka. Pwede mo talaga siyang higupin na parang sabaw. Kung mahilig kayong humigup ng suka, hindi siya ganun ka-wild yung sumisipa na asim. Sarap. So, andito naman ngayon tayo guys sa Maki's. Dito yung pinakasikat na gotohan dito sa Marikina. So, order kami dito ng goto, of course. And meron din kami yung tokwat baboy. And si Mami umorder siya ng minatamis na saging. So, unahin natin tikman, syempre, yung goto nila dito. Ayan. So, yung goto nila guys, merong laman, merong dugo, meron din siyang baka. Ayan. So, tara, tikman na natin yung goto nila. Malasa siya guys. Pero yung kanin niya, hindi siya yung malagkit na kanin. O sanay lang kasi ako pagdating sa goto, malagkit yung kanin na ginagamit. Pero masarap siya, malasa yung lasa niya. Tokwat baboy naman guys. Itong tokwat baboy nila guys, crunchy pa rin yung baboy. Tsaka yung suka, manamis-namis. Hindi rin siya ganun ka-asim. Parang yung kanina, yung suka sa may kwek-kwek. Hindi rin sumisipa yung asim sa suka. Manamis-namis. Sarap. Sarap ng suka nito. So, andito naman tayo ngayon, guys, sa Goto Garahe. Malapit lang to sa Maki's, actually. So, yung goto nila, guys, meron din siyang dugo. Ayan. And meron din silang kasamang goto mismo. Ito, yung tuwalya. Tapos, merong baka din. So, itong goto nila dito sa Goto Garahe, mas may laman. Kasi kanina, wala akong nakitang goto, eh. Tapos, siguro mga dalawang piraso lang yung baka, isang piraso lang yung dugo. Pero dito, dalawa yung dugo nila. Try na natin yung kanilang goto. Mainit pa. Mas gusto ko yung lasa nitong Goto Garahe kaysa sa Maki's. Mas gusto ko yung texture ng rice. Pareha silang malasa, pareha silang masarap, pero nagkakatalo sila dun sa texture ng rice kasi pagdating sa goto talaga, ayoko nung mabuhaghag na kanin. And ito, medyo malikit-likit ng onti. Mas gusto ko yung pagkaluto ng kanin nila dito sa Goto Garahe. So, Maki's or Goto Garahe, ako team Goto Garahe. Nakalimutan ko guys, nagbo-vlog pala ako ngayon.
Nakain ko na in-order ko dito sa Forget Me Not. So, andito kami ngayon sa Forget Me Not Cafe para naman tikman yung cakes and pastries nila dito sa Forget Me Not. And as I said nga kanina, nakalimutan ko mag-vlog. Kaya kumain na ako. Di ba halata? Kumain na ako ng cake nila and sobrang sarap. So, ito guys yung in-order ko. Ayan, Nutella Cheesecake and the Chocolate Lava Cake. Grabe guys. Sobrang sarap nitong Nutella Cheesecake na to. The best. Sobrang smooth niya. Tsaka yung tamis, sobrang sakto lang. Meron siyang layers ng graham crust sa ilalim, tapos cheesecake, tapos Nutella cheesecake, and the chocolate ganache. The best yung cheesecake nila guys, ang sarap. Chocolate lava cake, okay din to guys. Tapos umorder din ako dito ng iced coffee, iced americano to. Grabe. Sarap. Tiny, ano yung in-order mo? Forget Me Not Burger. Burger? Baka ubus mo yan? Hindi. At ice mo. Wow. Diba? Pag may date there, perfect. Wow. Siguro dito mo dinadala yung date mo. Meron pa akong chocolate sa labi. Try natin yung in-order ni Tiny na burger. Ang laki. Ang laki. Ito yung bagong date nila. Masarap din guys yung burger nila dito ah. Perfect ditong kumain kapag pagdating ng merienda. Mga ganon. Kasi masarap yung burger nila. Well, for me kasi pang snacks to eh. Pero meron din sila dito mga main dish. Pwede silang mag, yung pang dinner, lunch. Ayan, roast beef daw. Best seller sa kanila dito. Siguro masarap din yun. Pero ang lasa guys ng burger nila. Yung bun, soft din. Sarap ah. Meron siyang kasama onion rings guys, hindi lang siya yung onion na raw. Onion rings, kaya nasarapan din ako kasi diba ayoko ng hilaw na onion. So, masarap to. And meron din silang bagong ube caramel cake daw to. Ayan, pinapatry sa amin. Masarap. Sarap eh. Masarap kasi hindi siya matamis eh. Sakto lang. Si Lola mahilig sa ube cake. Nagka-pimple ako bigla sa noo. So ngayon guys, andito naman tayo ngayon sa Beyond the Crust. Dito yung kilala na pizza burger dito sa Marikina. So sabi ng friend ko, masarap daw dito. So alamin natin kung masarap nga. Dito siya located guys sa Marikina Heights. Dito banda sa Nara Street. Yan. So dito lang, wala siyang dine-in. So take out lang talaga. Order kayo, tapos antayin nyo. Mga 20 minutes daw ang waiting time. A few moments later. So ito na guys yung pizza burger. Nakakain na ako. Again, nakakain na naman ulit ako bago ako mag-vlog. Pero ang sarap nito. Ito yung mozzarella. Ang sarap nito guys. Grabe. Try nyo na to pizza burger sa Marikina. Ano sis? Huwag ka mag-alala. Makinis ka dito sa video na to. Seryoso. Iba tong camera ko ngayon. Sarap? Ang sarap ng burger. Diba? Ang sarap. Grabe, kakaiba tong pizza burger. Kasi mahilig ako sa pizza eh. Yeah. Sarap dito pizza burger. You need beef? Yeah. Okay, wait. Manamis-namis eh. Manamis-namis nga. Pampino yung lasa. Ang sarap. At saka sobrang lasa din ng beef. Yung patty niya. Ang sarap. Ang sarap? Ang sarap. Sarap, Jacqueline. Yeah. Try nyo na to guys, pizza burger. Buti pinuntahan namin to, Beyond the Crust, dito sa Marikina. Marikina Heights, Nara Street, Marikina Heights. Sarap. So, andito naman tayo ngayon guys, sa Miguel and Maria. Ito, Miguel and Maria, medyo matagal-tagal na rin dito sa Marikina, pero hindi ganun katagal. Pero, puntahan rin dito ng mga taga-Marikina kasi comfort food ito dito sa Marikina. And, pagdating talaga ng Sunday, mahilig kasi mga taga-Marikina na kumain din sa labas. So, pagdating ng Sunday, punuan talaga dito sa Miguel and Maria. Pag meron kayong family gathering, ayan, dito talaga sa Miguel and Maria. So, syempre, ang in-order namin dito is yung kanilang bestseller talaga at yung masarap talaga na baby back ribs. And umorder din kami dito ng buffalo wings, yung original nila. Kasi isa rin to sa kilala dito sa Miguel and Maria. And umorder din ako ng bone marrow. Ito bago lang sa menu nila to guys. Bone marrow, mozzarella, and garlic.
So, ang una nating kainin is yung kanilang baby back ribs. Sobrang lambot nito, guys. Sarap talaga. Sobrang lasa niya, tsaka lambot. Meron din siyang kasamang Java rice, by the way. And coleslaw. Chicken wings, buffalo. Meron siyang kasamang blue cheese na dressing. Sarap ng buffalo wings nila. Kahit di mo na siya i-dip sa sauce, sa dipping sauce nila, sarap na siya. And syempre, itong bone marrow. Ayan, paubos na. Paubos na yung bone marrow with mozzarella. Grabe, bawal ito sa mga high blood, ha? Kasi may mozzarella na, tapos bone marrow pa. Bawal kay mami to. Bawal sa mga senior. Pero pag bata ka pa, at okay pa ang blood pressure mo, pwede pang kumain. Si Jackie, pwede kumain ito. You want to try? You want to try? Try the bone marrow, ah? No? Ah? Kain ni Jackie. Ang sarap ng bone marrow talaga. Mayroon siyang kasama guys sa mashed potato and corn. So, nakuwi na kami ngayon guys dito sa bahay ni na mommy para tikman naman natin yung binili namin kanina dun sa Mama Things na relienong bangus. So, umorder lang kami doon. Wala kasi silang dine-in doon. Itong relienong bangus sa Mama Things, perfect siya pagdating ng Christmas or kapag halimbawa meron kayong handaan sa inyo. Kasi dito sa Marikina, kilalang kilala tong relienong bangus ng Mama Things at sure na masasarapan din kayo. So, ito guys, yung Mama Things relienong bangus. Ayun. Try na natin to. A few moments later. So, kinat na guys ni mommy yung relleno ng bangus. Ito na try ko na kasi ito ay masarap talaga. Mama Things talaga. Madami na rin gumagawa nito sa Marikina pero ang pinaka best relleno ng bangus, Mama Things. Okay rin to kapag sasawsaw nyo sa ketchup. Pag gusto nyo, pero kung hindi naman kayo mahilig sa ketchup, okay lang nakainin nyo ng ganito na lang. Sarap. Ang lasa niya. Alam mo nyo, pag gumawa ka ng relleno ng bangus, sobrang hirap, lalo na pag hinihimay nyo yung bangus. Kasi kailangan wala talagang tinikto eh. Sobrang hirap gumawa ng relleno ng bangus. Kaya, try nyo na to, Mama Things dito sa Marikina, the best relleno ng bangus talaga. So, hanggang dito na lang guys, yung vlog ko for today. Sana nag-enjoy kayo ngayon sa food trip natin dito sa Marikina. So, comment below kung saan nyo pa ako gusto mag-food trip. Ayan, tatry natin yung mga pagkain na yan. So, thanks guys again for watching. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel at para updated kayo sa mga videos na i-upload ko, tap the bell icon. So, I'll see you guys again. Bye!